Magandang araw sa aking mga kapwa Taiguenyo. Ito po ang COVID report para sa linggo ng February 19 to February 25. Para sa pinakabagong datos patungkol sa COVID, ito po ang tagig trend. Maraming salamat, Mayor Lino. Ako si Julia Pascua mula sa Tagig Resource for Extensive and Numeric Data at narito ang pinakabagong ulat ng COVID-19 cases sa ating lungsod para sa linggong ito. Ang lungsod ng Taguig ay nakapagtala ng 18 karagdagang mga kaso ngayong araw. Umabot na sa 64,532 ang bilang ng kumpirmadong kaso sa ating lungsod. 220 ang bilang ng mga aktibong kaso na ating naberipika at ito ay katumbas ng 0.34% ng kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso. Sa kabilang banda, 63,847 o 98.94% sa ating mga kumpirmadong kaso ay gumaling na. Nananatili namang 465 ang bilang ng mga nasawing kaso at 0.72% ang ating case fatality rate. Ngayong linggo, nakapagtala ang National Capital Region ng 4,738 na mga kaso kumpara sa 8,990 noong nakaraang linggo. Dito naman sa Taguig, tayo ay nakapagtala ng 160 na kaso kumpara sa 866 noong nakaraan. Sa linggo ring ito, 23 ang average na bilang ng mga naitatalang kaso sa bawat araw. Nananatiling agresibo ang testing sa lungsod ng Taguig. Sa kabuuan, tayo ay nakapagsagawa ng 253,180 PCR tests na kumakatawan sa 25.64% ng ating lokal na populasyon. Ngayong linggo, 1,246 na libreng PCR tests ang ating naisagawa sa testing facility sa lungsod ng Taguig. Narito ang pagbangga sa bilang ng mga naisagawang PCR tests at naitalang kaso ng lungsod ngayong linggo. Sa mga tests na naisagawa, maaaring may mga resulta na hindi pa naitatala. Samantala, ang iba naman sa ating mga kaso ay maaaring nagpa-test sa private labs at mga ospital sa labas ng lungsod. Sa kabuuang bilang mga aktibong kaso araw-araw sa National Capital Region at sa Taguig, nananatiling maliit na bahagi lamang ang mula sa ating lungsod. Sa araw na ito, sa 1,924 active cases ng buong NCR, 220 ang mula sa Taguig. May kitang patuloy nang bumababa ang bilang ng mga aktibong kaso sa buong National Capital Region. Ang Taguig ay may 23 active cases per 100,000 population kumpara sa 14 ng NCR. Ngayong linggo, ang average na bilang ng mga aktibong kaso kada 100,000 populasyon sa NCR ay 17 at 33 naman sa lungsod ng Taguig. May kitang habang bumababa ang mga kaso sa NCR, gayon din ang pagbaba sa bilang ng mga kaso sa ating lungsod. Dito makikita ang kalagayan ng ating mga lokal na probinsya at rehiyon. Dito naman ang kalagayan ng ibang mga bansa, kasama ang bilang ng kanilang aktibong kaso kada 100,000 populasyon, porsyento ng mga aktibong kaso, attack rate, recovery rate at case fatality rate. Nananatiling mababa ang case fatality rate ng Taguig sa 0.72% na wala pa sa kalahati ng 1.53% ng National Capital Region. Muli, ang lungsod ng Taguig ay kabilang sa may pinakamababang case fatality rate sa buong rehiyon. Sa kada 100,000 populasyon, ang bilang ng mga nasawing kaso sa Taguig ay 48 na lubos na mas mababa sa 109 ng NCR. Nananatili rin tayong may pinakamababang bilang ng mga nasawing kaso sa bawat 100,000 populasyon sa buong Metro Manila. Ang mga may edad 18 to 44 years old ang bumubuo sa karamihan ng ating mga aktibong kaso sapagkat sila ang mas madalas na lumalabas ng kanilang mga tahanan. Lalo ring pinag-iingat ang ating senior citizens o may edad 60 pataas, pati na rin ang 45 to 59 age group na kadalasang may mga karamdaman o underlying medical conditions. Sila naman ang bumubuo ng karamihan sa ating case fatalities.
Para naman sa hospitalization, sa ating lokal na ospital o ang Taguig Pateros District Hospital, 14 sa 100 o isa sa bawat 5 COVID beds ay okupado. Sa 14 na ito, 2 ang kumpirmadong kaso at 12 naman ang suspect cases. Nananatili namang bakante ang 86 na COVID beds. Sa kabila nito, hinihikayat pa rin ng pamahalaang lungsod ng Taguig ang lahat ng nais magpakonsulta na sumangguni sa telemed sa ating barangay health centers at telemedicine hospital. Bisitahin ang I Love Taguig Facebook page para sa iba pang kaukulang impormasyon. Sa layuning panatiliin ang kaligtasan at kalusugan ng bawat Taguigenyo, hindi titigil ang lungsod sa pagiging agresibo sa pag-implementa ng mga programa nito panlaban sa pandemya. At yan ang datos ng COVID-19 cases sa ating lungsod ngayong Linggo. Panatilihin ang pagsunod sa mga health protocols upang mapababa lalo ang kaso ng COVID sa ating lungsod at magpabakuna na upang labanan ang iba't ibang variant. Maraming salamat. Maraming salamat sa Taguig Trend na patuloy na sumusubaybay sa mga datos patungkol sa COVID. Nakita ho natin itong Omicron surge o yung surge nung January na kahit napakaraming mga kaso, mababa ho yung ating hospitalization. Konti lang ho ang mga kaso ng severe. Karamihan ho ay mild or asymptomatic. Hindi katulad ho nung mga ibang surge nung Setyembre at yung iba pa nung huling taon na habang tumataas yung mga kaso, napupuno ang ating mga ospital. Itong surge ho natin nung January, yung Omicron surge, hindi ho napuno ang ating ospital kahit na napakaraming mga kaso. Naniniwala ho ang mga dalubhasa at mga eksperto ay ito ay dahil sa agresibo nating pagbabakuna. Ngayon po, merong mga surge dulot rin ng Omicron sa ibang mga lugar, ibang mga syudad sa labas ng Pilipinas. At nakikita natin puno ang kanilang mga ospital. So tayo ay patuloy pa rin na mag-ingat, pero nakikita natin na yung pagbabakuna talaga, pag sinamahan ho ng pag-implement ng mga health and safety protocols, yung pagsuot ho ng mask, napakahalaga, at pagbabakuna at pagbo-booster, mananatili tayong ligtas.